pulong na walang kapalit. Bukal sa kalooban, ang tanging hangarin ay magsilbi sa bayan. Sulong na bayan! Programang sa inyo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Sulong na bayan! Kasama si Miss Loli Acosta sa DWIZ 882. Alright, mapagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan na tayo po'y dinig. Nadinig sa iba't pang panig ng mundo. So, good morning, good afternoon, good evening as the case may be. Diyan po sa Estados Unidos, sa aking mga kapatid. Hello, hello po dyan sa West Coast, Orange County, at syempre sa lahat, Florence Monzon. Thank you for sending your BDO account. At ganyan na rin si Zaldi, ang aking anak si Marlo, at syempre ang aking mga kamag-anakan pa sa Asirin sa Orange County. Diyan naman po sa ating mga gitnang silangan na kapitbahayan, actually, ng ating mga kabayang OFWs. Hello, hello din po, no? Si Miss Aji Ahiasha, si Agatha Dalire, diyan naman sa Qatar, sa Riyadh, Jeddah, at sa Kingdom of Saudi Arabia, the whole entire KSA. At dito naman po sa atin, actually sa neighboring countries, sa Down Under, hello, hello po, Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, Hong Kong, at din na rin sa Myanmar, malakas na rin po tayo dyan, at sa Macau. At yan po ang, naandyan po yung ating matatawag na wifi ng ating Engineer Fred Dalamala. Okay, pahingi ng mga papasalamatan ko dyan. Alam mo, nauubos oras natin eh. Mga kaagapay natin sa newsroom. Kanina narinig ko at syempre nakausap ko si Isha at ngayon na rin si Maika at syempre sa tech natin, kaagapay engineer Jeric Barreto at sino kaya ang nasa Sokmed at ngayon na rin sa iba pa natin kasamahan dyan sa CA. Pero pasalamatan ko muna, no? Etong ating taga-traffic. Mukhang naipasok niya na ba yung ating bagong sponsor, si Red Maglalang. Thank you, Red, for your effort. At yun na rin ang ating sa sales, sa ating Aliw Broadcasting Sales, si Miss Micaela San Agustin. Miyaki. Nakong sino itong tumatawag? Mamaya ka ng konti kasi tayo ay live na, no? Okay? So, we will welcome, nasa kabilang linya na ba ng komunikasyon? Sino ang ating uunahin? Si, yung complainant mo na, servisyo publiko, no? Dahil gusto natin siyang maresolba yung kanyang problema. Naandyan na ba sila? Si Miss Jessa? Hello, hello, Jessa? Or wala pa? O, si Mike Oksana muna. Ayan na, nandiyan na si Jessa. Hello? Good hello afternoon. Po, welcome sa ating programa. Okay, Jessa, sabihin mo na agad yung naging problema bago natin na papasukin si Mike. Go ahead. Diyan sa Medical City ang iyong tinukoy na problema. Ano ba nangyari? Go ahead. Ganito po kasi yun, ma'am. Nasa Bicol po kasi kami that time na dinala po yung asawa ko sa Medical City nung babae niya, yung other woman. Patay kasi yung yung biyanan kong lalaki. Tapos, di namin alam na nasa sa Medical City po siya dinala. Kaya, nung after ng libing ng papa niya, diretso po kami nagpa-Medical City, nagpa-Manila. So, salaman po namin na diyan nga po siya dinala. Wala na po kaming nagawa kasi nakatubo na po siya. Ano ba? Malalaban sakit? Yung asawa mo kaya ni Rush Hospital, malala ang sakit? Ganun ba? Opo, kasi 50-50 na daw po siya sabi ng doktor. Kaya, pero bago mo po si... Oo, Jessa, ba't naman dami-daming dadaan ng ospital? Bakit Medical City? Hindi ko naman inaano, no? Pero bakit yun ang naisip na pagdalhan? Hindi ko rin po alam kasi, wala na po kasi kami talagang contact simula pong iniwan kami niya. Never na po siya nag-contact sa amin, pati sa mga anak namin, hindi na po siya nag-contact sa amin ni... May sustento okay. Po, hindi naman po na siya nag-sustento sa amin. Nagtrabaho po ako, nagluwas ako ng Maynila, nagpakatulong po ako para lang may makain, may mabiling gatas yung mga anak ko. Hindi po namin ilan alam na. Naging, right. Ilan ang naging supling anak niyo? Ilan? May tatlo po kaming anak. Yun po yung tatlo pong naiwan niya sa akin. Okay. Ulitin ko lang, dahil sinasabi mo, ikaw ay inabandona or
matatawag nating iniwan or pinagpalit, ano? So tapos, nagkasakit siya at nira siya sa ospital, hindi ikaw ang nagdala sa ospital. Hindi kasi po. Hindi na nga kayo magkasama eh. Hindi na kayo magkasama eh, di ba? Opo. So, hindi natin maarok bakit kailangan sa ospital na napakamahal. Eh, sa dadaanan nilang lugar eh, kung saan man sila galing, baka mayroong mas tertiary o kung mas mura-murang ospital. Ngayon, ang problema mo, sinisingil ka ng medical city sa bill, mga utang, o nag-accumulate na bill ng iyong asawa. Magkano ang naging halaga ng kanyang bill diyan sa medical city? Bali lahat po ay 1.4 million. Nakabawas po kami sa IntelliCare niya po ng 155 at saka po yung telehealth niya sa the rest po na may naipon po kami na ano po nalikom po. Bali ngayon po nasa 1.2 million pa po. Kasi konti lang po nalikom po. Right. So, ikaw ang matatawag nating kinokontakt ng Medical City kasi ikaw siguro yung nakalista na may bahay niya, ika nga, no? Pero kasi ang tanong dyan, ang pwedeng habulin na sa pagkakaalam ko lang, kung sino yung nagdala sa ospital at nakapirma doon, yun ang hahabulin. Sino ba nakapirma kaya? Yung biyanan, yung babae po niya at saka yung biyanan ko po. O eh, yun ang tawagan nila. Dahil yun ang pumirma eh. Hindi naman ikaw dahil sabi mo nga, matagal na kayong hindi nagkakausap, walang komunikasyon, inabandon na ka, at talagang sabi na natin pinagpalit ka, di ba? Nasakit man tanggapin pero hindi na ikaw nakakausap eh. So siguro tanungin natin si Mike Oksan, ang ating kaagapay, nasa kabilang linyang komunikasyon para madagdagan yung tulong na ipagkakaloob namin sa iyo. Dahil kinakontakt namin ng Medical City para i-educate tayo ano ang pwedeng pagtulungan kung ganyang wala kang pambayad at hindi naman ikaw yung nagdala sa ospital at talagang yan lang kaya mong gawin. Paano natin mariresolba? Baka pwede tayo lumapit sa DSWD. Go ahead, Mike. Welcome sa ating programa. Yes. Happy Lolly. Yes. Good afternoon po. At sa mga nakikinig, hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo. Okay. Ayan, lumapit. Paano natin nareresolba yun? Lumapit sa atin kung si Jess, ano po. At siya po yung una kong kausap at yan nirecommend ako nga sa iyo dahil pagtulungan natin. Dahil yan Medical City, nang tinatawagan ko, binababaan ako ng telepono. No, ano ba yan, Trump Chain? Yung admin? Admin nila kasi yung usually. Yung admin, inaano ko. At inilapit ko rin si Jessa sa kanilang ano dyan sa Pasig, ano, sa nakakasakop sa kanya, sa munisipyo. At ang sagot lang ng munisipyo sa kanya, hindi daw nila pinakikialaman ang private hospital. Ayun. Yun ang medyo, doon tayo talaga magkakaproblema. Kasi kung government hospital, o pag may ari na ating pamahalaan, whether or LGU, syempre meron silang, may say. Pero kung privado, polisiya ng bawat pribadong ospital kung ano yung kanilang ipapatupad. In this case, yes, Medical City yan. Merong kanyang policy, ano? Pero nasa Philippine Constitution natin na bawal i-hold ang pasyente, ano? Kung ito'y pwede nang lumabas, kung ito ay namatay, hindi nila pwede itong i-hold. Ngayon, since nakalabas naman itong pasyente, ano? Kasi naidibing na nga nila, ang hinohold nila itong death certificate. Ayun. So, ang death certificate, ang significance niyan, maraming bagay. Pagka nasa sa'yo ang death certificate ng kamag-anak mo, kapatid o kahit asawa, marami kang pwedeng lapitan na loan, yung grant. DSWD. Doon ako na kay Jessa, no, nahihirapan kasi wala, hindi niya hawak yung death certificate ng asawa niya. Ang binigay lang, yung temporary certificate para mailibing, no, for internment purposes lang. Correct. The fact na na-issue yung death certificate,
tantamount to saying na kinikilala nila na yung namatay is one and the same person. At ang mahirap kasi dyan, pagka hindi kinilala si so-and-so, si Pedro, let's say, si Juan ang namatay, tapos i-deny nung hospital, hindi namin, hindi natin kilala yan, paano yan. Pero ito, na-issuehan eh. In other words, na-issuehan siya, temporary death certificate. Yes, the fact, no? Ni-recognize. Pero hold nila, yung pinaka-original, yung talagang pwede mong gamitin sa DSWD, sa SSS, merong SSS to. Right. Ayun ang pwede natin ilapit sa DSWD, na ito pending sa pagbabayad ng utang nitong si Jessa, hindi natin alam kung kailan siya talaga makakabayad, pero ayan naman, linaw, na merong temporary receipt na yanin one and the same na asawa niya. So dapat ang DSWD, intindi nila kasi gobyerno rin nga sila dapat din tumulong sila at ni-recognize naman ng medical city na yun yung mamang yun, asawa ni Jessa. Haya lang, talagang kung ako din yung medical city, hindi ka pa nakakabayad talagang hindi ko muna ibibigay yung original. Marami kasing ganyang kaso talaga, pati sa real estate bakit bibigyan ng certified true copy. Meron ka pang kailangan i-settle. Tuloy, lahat na bibindin. But pwede natin tulong si DSWD being government, state natin, yan ang pwedeng makaintindi na pagbigyan na nila, let's say, naglo-loan ka ba ngayon? Anong benefits ba ang pwede makuha dyan, Mike? Sa pagkaganyang namatay. May babayaran pa siya. Alam mo naman ang DSWD, kailangan may babayaran ka. So, ibig sabihin, may utang siya, may babayaran siya. Magbibigay ng guarantee letter yan, hindi ko lang alam kung magkano. Pero since malaki itong halaga, malaki rin may bibigay dyan. Right. O di, yun ang tutukan natin. Kasi nakahingi na tayo ng tulong sa kanila, ginawa na nila yan Nagbigay na sila ng guarantee letter. So, aantay na yung medical seat. And then, ang DSWD, maraming salamat dahil yung talaga ang daming pondo ng billion-billion pondo ng DSWD. So, siguro ipila lang natin na ito po kasi hindi naman tayo napapahiya dyan sa DSWD, ano? In fairness sa kanilang sekretary, General Bautista. Ayun, General Bautista. Hindi naman tayo nahihindihan. Yun nga lang, ito nga si... si Jess, yun nga, nakikisimpatya tayo sa kanyang dinanas, ano? Sabi ko nga, binibiro ko siya. Imbis na pamanahan ka ng ng pera ng asawa mo, utang ang itinamana. Maraming ganyan. Talagang wala tayong magagawa. Yun yung matatawag nating kapalaran niya, no? Pero, hindi natin alam yung mga nangyayari talaga. Hindi cannot be judgy, ano, kung anong nangyayari sa kanilang dalawa. But ito na yung sitwasyon. Huwag ka mag-alala, Jessa, ganito na lang. Siyempre, kami naman magbibigay ng opportunity sa'yo para kumita ka rin o magnegosyo o ano man yung pwede natin gawin para matuto ka, matraining ka, para you have your own life. Tapos na yan, namatay na. So, antay na lang natin. Kailangan dyan na pagsikapan niya yung para sa anak niya. Tatlo pa naman niyang iniwan. Bata pa ito. Okay. In fairness, yung kanyang anak ay kinuha ng mother-in-law niya. In other words, inako. At least, yun na lang yung masasabi natin, suporta ng asawa niyang hindi nakabigay ng suporta. Pero siguro, yung nanay na lang niya ang nagtutuloy or tumutulong. Ano? So, maraming salamat din sa inyo, mother-in-law. Kasi ako nyo rin yan. Kung ano man ginawa nung inyong anak, sagutin na rin niya yan sa Panginoon. Ano? Hindi natin na mapipigilan yung mga ganyang bagay. So sige, Jessa, yung ating usapan, mag-ingat ka at tatawagan kita ulit mamaya after the show kung paano tayo magkikita. Ano? In the meanwhile, pa-follow up namin ni kasamang Mike. Alam mo naman tong aking katandem, Superman to eh. Lahat ng ibigay mong hinging tulong, whether bigas yan, o hospital na hindi makabayad, o mga blatter na hindi magawa ng paraan ng ating mga law enforcers, nagagawa niyan. So maraming salamat, Jessa. Magtawagan tayo mamaya. Siyempre, dasal. Okay. Alam mo kasi kung hindi ka nagdadasal,
Hindi ka sasagutin ng topic. Lagi pong nag-ano po, nagdadaan sa baklaran po. Yes, mas hindi ka nagtatanong lagi. Importante anywhere you are, mag papakita mo lang sa Diyos na siya ang kinakausap mo. Malaking bagay na 'yon eh. Mo na, ano, God is here, there and everywhere. Tandaan mo 'yan. Yes, hindi mo kailangan po. Kasi yung mga matatawag mong simbahan, ano lang siya, yun yung parang sancti, ano nyo, no? Ano, lugar para makausap mo siya. Actually, kahit saan ka nandun, makakausap mo siya. Basta taimtim ang iyong panalangin at siguro sabihin na nating hindi pwedeng si Mr. lang ang may kasalanan, baka ikaw din. So, manghingi ka ng patapat. Kasi there Mike, di ba? Hindi naman pwede si Mr. lang. Kahit patay na siya, bibigyan ko pa rin siya ng kumbaga honor na hindi nata alam kung anong ginawa niya sa isa't isa. Kasi wala kami doon. Yes, kaya halik ito ang nangyari. So, baka ikaw rin ang may pagkukulang, ihingi mo rin ang tawad dyan. Para makaluwag-luwag yung kalooban mo. Anyway, biro mo, kinuha naman pala ni mother-in-law yung anak. Malaking bagay na yun. Pero kung magbabago ka ng buhay, tutulungan ka namin ni Mike, nandito kami para makaahon ka at mabigyan ka ng bagong opportunity. Ilan taon ka na ba? 31 po. O, ang bata-bata mo pa. Ang dami-dami pang mangyayaring blessings na darating sa iyong harapan. Ano? So, yes, I'm sure maganda ka. O baka pag-asawa ka pa milyonaryo, nabiro lang. Sabi ko lang para hindi ka masyado depressed dyan. Hindi ka masyado depressed. Tuloy-tuloy ang ano. Ang pag-i- tutulong sa'yo. Hindi lang naman sa'yo. Sa lahat ng nangyayari nandito kami. Oo, mayroong karamdaman yata siya. May period or something. Ano? So pagbibigyan kita, yung mga ganyang klase, ipinapahinga mo na. Pagharap mo sa akin, kailangan malakas na malakas ang yung pangangatawan. Kami ni kasamang Mike, medyo nararamdaman din kanina si kasamang Mike. O kahapon, mag-ingat ka rin, Mike, para naman ito, tuloy-tuloy yung pagtulong natin anywhere, no? Meron pa tayong isang project. Tatawagan kita mamaya. Malaking-malaki yun dun sa San Bartolome sa... Kailangan ko yan. So, sige, thank you para sa inyong dalawa. Relax lang kayo, tawagan ko kayo after ng ating programa. Yan po si Jessa, hindi na natin papangalanan yung kanyang buong pangalan at para maikubli lang natin, ano, may mga ramifications eh. So hindi, yan na muna yan. And then syempre si kasamang Mike. Paalam ka ng kasamang Mike. Sige, mga tagapakinig at suportahan natin lagi ang sulong na bayan at hindi kami tumitigil ng aming serbisyo publiko sa mga nangangailangan. Okay, very well said. Thank you once again. God bless Mike Oxan at Jessa. Okay, mukha na sa linya na ba ng ating komunikasyon? Kung gusto niyo naman talagang magkaroon ng opportunity, makinig po kayo na magkanegosyo na napakasimple, napakadali at ang pinakamaganda dito eh, gaganda tayo at lalakas ng ating pangangatawan. Siguro tawagin na rin natin siya, no? We have 4 minutes bago tayo mag-break. Pero hindi ko pa yata naririnig yung ating red, yung ating spot, ano? Hindi ko pa naririnig. Ewan ko kung anong minute o mamaya-maya mo siguro yan papalit, ano? Ayan, ang ganda-ganda yan. Nakikita ko na siya. So, welcome natin sa ating programa, ating sponsor, ang Skin Talk. Miss Awi, ang President and CEO ng Skin Talk International. Bumati ka muna. Hello, Miss Awi. Hello? Yes, ayan. Po. Yes po, Miss Lolly. Yes. Start na ba tayo? Yes. Bumati ka muna sa yung mga, ano, ang tawag dyan, mga supporters at saka mga talagang sumusubaybay sa iyo. Ay, yes. Opo, sandali po. Wala akong iwanag eh, no? Ayan. Ayan. Ayan talaga tayo, no? Ayan. Ayan. Pasensya na. Ayan. Ayan. Para na ba ako nasa langit? Let there be light. Magandang tayong lahat. Bati na ating Skin Talk, no? Ma'am Lolly, marami po salamat at kami po ay palagi niyong inaanyayahan sa DWIZ. Marami po salamat sa mga kinatawan ng DWIZ at saka sa ating mga tagapanood, tagapakinig sa ating mga Skin Talkers family.
at maging sa ating mga kababayan na talagang lumalaban sa hamon ng buhay nyo sa panahon ng pandemic po. Maraming po salamat po and good afternoon. Ayan, siyempre, pag gusto natin ng good news, ikaw ang tatawagin ko. Bakit ka mo? Eh, siyempre, yung in-offer mo, eh, pampalakas ng katawan, siguro rejuvenate or restoration ng ating immune system, at dahil ma-rejuvenate ang ating pangangatawan at immune system, eh, natural ang aura, gaganda. Pero hindi nagtatapos dun eh. Yung pagpaganda, meron ka ding mga products na ito eh, siguro tawagin na natin, hirap na hirap pa ang mga kababayan nating pumangit or ano anong tawag doon, ayaw tumanda o magkakaroon ng wrinkles. Pwes, yes, ito na solution. Yes, can you tell us? Go ahead. Ayun po. Narito po ang Skin Talk, no, para magbigay po sa inyo ng napakagandang produkto na masasabi natin proudly Pinoy product. Ito po yung 98% botanical-based natural. Pag sinabing natural, yung chemical, yun po ang iniiwasan po natin. Walang chemical, ha? Ulitin lang ayan natin. Po. Walang okay chemical. Oh. All natural herbs, mineral, mm-hmm, and most of them talaga alkaline-based po siya. Pag sinabi pong alkaline-based, hindi po acid-based. Acid, so, okay. Ano po? Mm-hmm. Ibig sabihin, ito pa yung talagang magbibili sa'yo ng natural na organic. Diba? Yes po. Ito po makakakuha dito talaga ng natural na ganda ng iyong balat, especially sa ating mga super sensitive skin like yung mga bata na baby skin. Super delicate po sa kanila na gumamit ng basta-basta na any products na makakaharm sa skin nila. At yung mga ating mga preggy mom, ito po, highly recommended po sa mga preggy mom. Yes, kung nabubunti, syempre po, kailangan po. Safe, yes, safe and effective. Opo. At saka man, Loli, may nagtatanong kasi, di ba, napaka-delikado kasi offer ng isang product na sinasabi natin na all natural, all organic, mga ganun po. Tayo po, we're very proud na ito po ay may clinical study. And may RM po tayo na sila po ang nagre-research at nagde-develop ng product. At bago namin ito nilalabas, kami mismo ang nagte-testin namin. Yun. Kaya pala kitang-kita sa iyong aura, no? Kasi sabi mo na nung tayo ay magkilala, hindi ganyan ka-flawless ang iyong skin. Pero dahil yes, nga kayo mismo ang unang-unang na-test o nakaroon ng siguro testimonial, ayan, nakikita na sa iyong skin. So, babalikan natin para maintindihan natin yung kabuhayan part, ano? Kasi gusto ng ating mga kababayan ngayon, paano ba tayo kikita? May pandemya, walang trabaho, kulang ang sweldo, pero syempre negosyo. Pero we have to pause for our station break. So, dyan ka lang, Miss Awi, Miss Flawless. Skin Talk. Si Miss Loli Acosta, Sulo na Bayan sa DWIZ 882. Alright, nagbabalik po muli ang ating programang Sulong na Bayan bago pa ibigay sa ating flawless na katandem. Thank you muna sa ating naging kaagapay. Siyempre, lagi silang nakatutok sa atin. Thank you sa ating technical, siyempre, Engineer Jeric Barreto. Sa social media naman, si Jairus Rojas, ang ating writer, Ate Juday Estrada Larino, Rashid Loxin, Iram Sancho, at siyempre sa ating communication assistant, Isha Panlilio, pati na si Mike, kausap ko kanina. Alright, ano pa nga ba ang hinihilingin nyo? Yun ang tanong nung ating ad kanina. What more can you ask for? Ayan ang tanong eh. Diyan magugulat ka pagka ang tao nagsabi sa'yo ng okay, parang ano na siya eh. Ano matawag doon? Overwhelmed or satisfied, oversatisfied siya sa kanyang nararamdaman, sa kanyang mga desisyon. Ang susunod niyang tanong, what more can you ask for? Itong product ng Tindok eh, nandiyan na lahat. Healthcare, at saka syempre, immune system will be restored. At ang pinakamaganda, gaganda ka nga. Youthful looking. What more can you ask for? Yan ang tanong ko sa ating CEO and President of Skin Talk, Miss Awi. Ano pa ba ang dapat mahiling pa? Go ahead. Hello, yes, oo. Andito na ba tayo po?
Yes. Ang nalangin ako na mawawala, ano po, pasensya na po. Ah. Talagang ang dami lang kasing inaasikaso. And coming po na po ang ating website, www.skintalk.com.ph. Malapit na po siyang umere. Ang ating digital marketing. Yeah. Kaya sobrang nagigisi ang ating ano, ating beauty. Ayun na. Yun nga yung susunod na tanong. Ano pa ba ang mahihiling mo? Di ba bihira makarinig ng ganyan? Kasi lahat ng kababayan natin, sa dami nangyayari, may pandemya, may problema sa mga anak o hindi man sa anak, sa pamilya. Lagi kang makakarinig ng complain. Pero dito, ang tinatanong, eh ano pang hihilingin mo? Binigay na ng Skin Talk lahat. Ayun, bakit kaya ganun? Ano, sabi mo nga... Opo, from head to toe, kasi ginawa natin yung produkto from head to toe. Ibig sabihin, lahat ng kailangan natin. From head to toe, mula sa ating buhok, right, sa ating balat, syempre mm-hmm, ating mga... lahat po yan, ginawa natin ng produkto na kailangan ng tao. So, ma'am, kanina, nag-usap po tayo, no, bago tayo matapos, yung livelihood program. Yes, opo, come on. Yan ang kailangan ng tao ngayon, pangkabuhayan. So, pumapasok po ang Skin Talk para dun sa livelihood program. Nandun po tayo sa livelihood program. Actually, way back two years ago, bago pumasok yung pandemic, naumpisahan na po namin yung mga programa sa mga auto-tribute, solo parents, saka yung mga senior citizen. Yes po. Galing ha, pati solo parent, kasi yan yung mga talagang walang-walang hanap buhay eh, nabandonado ng kanilang asawa eh, disipulo na nga. So paano yung mechanics ng ating library? Papasok po tayo sa mga ano, yung mga open po na mga organization, association po, like yung mga existing na, yung mga senior citizen po, di po ba usually lahat yan mga senior na yan gumagamit ng sabon? Yes. Gumagamit ng shampoo, gumagamit ng lotion, lahat ng any products na skincare products ginagamit nila. So, itong product natin na Skin Talk, hindi po tayo ano ha, nasa direct selling po tayo. Ibig po sabihin nito, walang tao na exclusive na may mahawak ng product na ito para doon na kayo kumuha. Kundi direkta po kayo sa Skin Talk. Okay. Pagka let's say gustong kumuha ng product, hindi na para pumunta sa broker o sa networking, sa inyo pupunta, sa inyong shop, yes, dyan sa Quezon City. Okay. Yan ang direct selling. Hindi ba po, meron po tayong existing na mga distributor, pero mangilan-ngilan pa lang po sila na talaga po, kumbaga, continuous po na nag-distribute po ng product. Andiyan naman po sila. Kaya lang, yung mga association, kami po nag-handle niyan. Kasi yung mga senior citizen, example po, pag ang senior citizen po nagsabon, bumili ng sabon or ano man, skincare na ginagamit niya, di po ba wala naman silang porsyento na nakukuha para doon sa association nila. Okay. So tayo, gumawa tayo ng programa na magbibigay sa kanila ng pondo, instant pondo. Oh. So paano po yun? May pang ano, may pang pondo, puhunan, tama ba? Okay. Hindi ko, magkakaroon sila ng pondo sa pamamagitan ng pampilikan nila ang Skin Talk product. Ayun, okay. So, papasok po doon, papasok po doon na magkakaroon sila ng instant funding kasi meron po tayong nakalaan na porsyento kung magkano po ibigay natin porsyento per association nila para naman, sample, makakaroon sila per product na yan, ang ginagamit mo, sabon, lotion, sabi mo na tatlo, tapos binigyan natin siya ng 10% income. So, papasok yun dun, instant, dun sa kanilang funding dun sa association nila. So, from there naman po, yung pondo nila na naipon nila doon, pwede nila magamit yun sa kanilang medical mission, tapos pwede nila magamit na knock on wood, may biglang namatay na isang tumulo at kinakailangan ng libreng palibing. Doon na nila kukunin. Parang ganun po. Instant po livelihood program. Right. In other words, ulitin ko lang, no? Kasi medyo yung iba, ang tanong, may anong puhunan ang kakailanganin? Magkano bago makapagtayo o makapag-setup? Yung sa association po, wala kami nire-require na puhunan. Ang tanging gusto lang at hiling natin sa kanila is ang kilikin nila ang Skin Talk. Pag nagamit nila yung product,
merong automatic na pupunta na pondo doon sa kanilang association. Ano po yun? Mm-hmm. Parang kakaiba okay. Siya, no? In other words, pag ginamit yung product at sa inyo kinuha, bumili, kasi kayo lang naman talaga ang nakakapag, ang source, meron kayong itatabi na amount para kumita sila? Yes po, yes po. Ganda naman yan, parang ano, incentive agad? Wala ilalabas na, let's say, hindi ako bibiling, oh well, hindi ako magpupunan para magnegosyo, pero bibiling ko yung isang product nyo, and then babawasan mo yung pambayad nila doon, maiipon yun, or sa association man nila, kung ilan sila, eh, yun na yung pwede umiko na pampon. Opo. Opo. At saka ang pakinabang nun, para sa kanilang lahat. Opo. Okay, sabi mo nga eh, sila ang makikinabang nun, dahil grupo nila eh. So, what are we talking about? Mga grupo ng, ayan, kumbaga single parent, o halimbawa, cooperative, pwede ba yun sa co-op? Pwede po, pwede po. At saka pwede rin naman po na isa pang klase po yung maging, yung sinasabi niyo naman, may puhunan. Okay. Meron po tayong programa din para po doon. Kung magkano po yung kanilang puhunan, mag-usap po tayo dito. Kasi hindi po kami nag, ano po, ng package-package. Okay. Kumbaga, product of your choice. Kung ano, saan ka magaling, doon po tayo mag-usap. Ah, okay. So, you have several products right there in front of you, no? Pero bago natin i-discuss, ulitin ko lang ulit, Miss Awi, sa dami, sa choices na yan, kung saan sila gustong tumutok, lumbawa, kung gusto ko lang spray, edi lang. Oo. So, in other words, ano siya, magpapamanufacture ako sa'yo ng marami. Yes, dahil yun, pwede magpapamanufacture. Lang, oo, yun muna yung gusto ko. Alam mo, kung sa buhok o sa pagkain, yan muna. Kasi yun ang, yung mga target ko, gustong-gusto nila yan, mga senior citizen. Eh, pwede ba, ito yung pera ko, i-manufacture mo ako ng ganyan, at pagka na-benta ko na yan, babalik ko yung binili ko sa'yo, o ano, pwede mag-mark up? Ay, hindi po babalik, kasi bahira po yung pag sinabing babalik. Siguro yung, kung nagpa-mass production ka, kasi meron po naka-ano yan po. Okay, may bayad na. Kasi, So, ang pag-usapan po natin dyan, ilan po ipapa-mass production po natin. Yung po yung pagagawa ko, base doon sa kung anong gusto mo, anong gusto mong product mo yan. Ito meron po tayong 30 lines of product. From head to toe, ayan po, no? Marami po tayong product yan po. Mas malaki. Ayan. So, hindi talaga na makita yung product natin. Meron naman po tayong page. May Facebook page po tayo. Pwede po sila mag-visit sa ating page sa Skin Talk Inc. International. International. Yung nakahalera ngayon, moving on, ano? Isa-isahin natin. Uulitin natin yan kasi they want, people want to know ano-ano nga yung bibiling ko sa inyo para makahirit ako ng malaking negosyo. Baka pagka binila ko yan sa association ko o sa grupo ko, ang nagustuhan eh, itong Nutri Blend lang. So, yan ang papamanufacture ko sa inyo. Mag-order ako ng marami yan at babayaran ko agad. And then, yung price, paano yun, Miss Awi? The same? Meron ng... Yes. Ang price po natin kasi is one price quality all over the Philippines po. So, ang price natin, dun magbabari tayo kung ilan po ipapamas production. So, syempre, kung marami, mas malaki po yung discount na outright na ibibigay po namin. Ayun. So, dapat mas marami, syempre. Volume, ano? Okay. Umpisa natin dito sa bandang kaliwa mo. Ano ito? Parang whipped cream. Ito yan. Ay, yes. Whipped cream. Oo. Ayan, sobrang nakikita ko sa inyo, Ma'am Loli, no? Nag-blooming kayo kasi you're using now body whipped cream with SPF 60, nakakabata. 60 SPF, ha? Ayan, ginagamit ko na yung kayo medyo. Saka yan, hindi ba ma'am, wala na kayong make-up, no? Skin to skin, eto lang talaga. So, napakaganda nito. Highly recommended for super sensitive skin. Ayan. Any color, kung ano ka, kung medyo tan ka, ano, kasi mag-feature sa skin ko eh. Oh, magbe-blend. So regardless, kay maputi, kay maitim, kay brown, basta magbe-blend siya. And then, paano siya nga ginagamit? Ulitin lang natin para maintindihan ng mga interested. Go ahead. Paano po siya gagamitin? Yes, so, morning, sa ating day and night cream.
Opo. Day and night cream ibig sabihin, pwede mo siyang itulog na makeup. Pwede rin siyang ano kasi instant ano rin siya, parang body makeup eh. Mm-hmm. Tapos pag mag-bibig ka or lalabas ka direct sunlight, pwede mo siyang i-apply. Pag sinabi kasi SPF 60, kailangan before mag ano 1 hour reapply ka kung direct sunlight ka para naman ma-cover yung ano mo na hindi ma-damage yung skin. Protektado. So, opo, napakaganda nito, yan. Kahit sa sila po yung mga kailangan natin ng SPF 60. Oo. Kasi, kasi diba, pag let's say, ano, mag-golf, halimbawa, pwede na siyang, ano, sunblock. Pag nahalim mo, nag-golf ako, halimbawa lang. So, pwede po. Oo, nakaharap ko siya. Oh, yun. And then, kung magsiswimming, ganun din. Parang sunblock na rin siya. Protection. Yes, po. Napakarami naman pala ng uses niya. Nakakagulat. Hindi lang sa face. Yeah, yung mga mahilig po talaga sa mga day cream, yung mga mahilig mag-concealer, foundation, eto na sa all-in na siya. All-in. All-in. Yung mga dark areas po. Oo, makakatipid ka na kasi hindi ka na para bumili pa ng isa pang item pang sunblock o kaya isang item pang makeup. Kasi nasabi mo, base, ano na siya eh, makeup na rin siya eh. Hindi ka na mag-foundation, mag-powder-powder. Yan na yan, as in. Yes, ma'am. Oh, hindi siya, pati yung sa eye circle mo, usually, di ba, nagkakaroon tayo ng dark spots. Oo. Tsaka gusto ko lang isawi. Kasi wala na akong oras minsan sa gabi, pagod na ako, babasa, and then magulat na lang ako, tulog na ako. Pwede siyang itulog. Pwede po. Yes po. sa mga pagod na pagod lagi sa gabi at wala nang oras para mag-wash-wash-wash pa. Oo, at saka magkakaroon tayo ng ano eh, pag di ba, lagi tayo naghihilamos lalo sa gabi pagod na. So baka mapasma pa tayo, di ba? Eh mga doktor, hindi naniniwala sa pasma, pero tayo, syempre nag-iingat din tayo, di ba? Tandaan natin eh, oo. So ang laking bagay kasi yung oras mo, na panahon mo na pwede mong gugulin pa sa iba, eh ayan, nasisave mo kasi hindi ka na kailangan mag... Yung masyadong madaming, ano ba yun? Oo, di ba? Yung sa gabi, mga ano nyo, schedule nyo na na para ayusin pa yung mga buhok and all, ayan na, all in one. So ayan. All in one. Anong pangalan niya ulit? Ano man, tamad mag-makeup, tamad ng ano, kumbaga all in na siya, di ba? Pati sa body mo, isahan na lang apply. So, talaga super ganda po nito. Ano and, ulit ang tawag sa kanya? Body? Body whipped cream with niacinamide with SPF 60, anti-aging, whitening, day and night cream, sunblock protection. Ayun, nako, ang daming uses, ang daming ano, functions. Moving on, itong nasa sunod, ano siya? Itong next natin, no? Itong breath spray. Ito yung sinasabi natin na talagang first aid kit natin to na may tuturing kasi marami siyang use. Okay. Especially kami, no? Proof the repeated claims, di ba? Pero usually, ito ginagamit namin talaga sa pang ano namin. Sa breath talaga, yung sore throat, yung minsan, di ba, meron kang singaw, meron kang may sugat na open wounds, pwede mo siyang spray. Actually, nakakatulong siya. Makapagpatulong agad ng sugat. Nakapag-heal. Opo, ang bilis ng healing ng sugat. Tapos, meron pa po kami na yung pamangkin ko, lagi niya ginagamit to kasi prone siya sa ano, tonsillitis na mamaga lagi. So pag in-spray mo to, bukas talaga, kinabukasan, galing na agad. Nako, so, kasi ngayon, ang masasabi ko lang, Miss Awi, pandemya, yung iba kong kaibigan, ang lalakas ng katawan, pagdating sa naka-COVID o kung anumang iba pang sakit, dadali na sila sa ospital. Ngayon, kulang sila sa paghinga. Siguro, nandun na yung stress, nag-worry, kung magagamot ba sila. Yan ba yung makakatulong para maalis yung bara sa paghinga? Kasi yun minsan ang kinamamatay, hindi naman yung COVID eh. Nawalan sila ng paghinga, nataranta, na-stress, ayun tuloy, hindi makahinga kasi na-stuck. Ayun, patay. So, anong paano gagamitin yan? Ano yung use niya? Subok na subok po natin ang breath spray sa mga may anxiety attack or may tinatawag na yung biglaan po na parang nagkaklap yung... Sabihin na natin, kasi asthmatic, you know? Okay. Ito po, subok nila to kasi
magkakaroon ka ng proper breathing. Kasi kailangan talimangin mo sarili mo, di ba? Yun ang importante, magkalma ka. So, itong breathing, nakakatulong siya para i-open yung air passage mo, luluwag yung paghinga mo. So, from there, maiiwasan yung magpanik ka. So, pag kinalma ka niya, siyempre, magkakaroon ka na inhale, exhale na, parang hanggang sa mabalik mo sa normal yung, ano mo, oxygen level mo, opo. Napakalaking bagay po. Even yung aking mato niya, talagang gamit-gamit niya po ito, opo. Parang miracle spray siya kasi mababalik mo yung panghinga mo dahil nagganong ka na, lalo na sa mga asthmatic, yung anak ko, asthmatic. Kaya, hindi lang asthmatic na bronchial yan, Miss Awi, pwede rin yung asthmatic skin and all. Symptomatic na, ano, symptomatic na COVID, yan, talagang mape-prevent talaga. Kasi usually sa may COVID patient, kailangan di ba yung suob, kailangan may mga pang-spray ka, nebulizer, nebulizer. Ito, meron din tayo parang ano, mini, ano tayo, may mini nebulizer. So, pag nilagyan po natin ito, ito po yun, nilalagyan ko po ng distilled water, kahit sa anumang makakabili nito, opo, tapos lalagyan natin, isprayan natin ng mga limang spray nito or 10 spray. Tapos ang water, distilled water, siguro mga kahit kalahati lang ito. Tapos close mo sa ganyan and then pwede na kaya. Ayun. How often, gaano kadalas na dapat nagsispray sa isang araw? Kung ano ka po, medyo parang kapos ka pa rin sa paghinga, better na magsuob ka din. Tapos yung pag-spray dito, siguro as needed. Okay. So, importante, dala-dala mo rin pala lagi yan anywhere you are. Mm-hmm. Yeah, so, Ma'am Loli, pwede rin natin itong i-spray sa ating face mask. Okay. Diba minsan, dating na tayo, So, para magkaroon tayo ng parang proper breathing, kasi nga pag nakamask tayo, hirap tayo sa paghinga. Hirap nga eh. Kaya nga. Spray lang, and then medyo pagpag mo siya, saka mailagay ulit sa mask mo. Sarap. At saka mentolitos kasi nga, yung ating mga face mask, okay, may face mask na, pero hininga mo rin yung nilalabas mo dun. So, pagpasok ulit yung inhale, parang ano na dapat palit ka ng palit. Kaya pala napakalaking kinita ng face mask, ano? Kasi kailangan palitan. Pero kung yan, inispray mo siya bago mo isuot yung face mask, masarap ang paglanghap. Yes, kasi may nagtatanong ano yung magpa-identify. Sabi niya, kung yan daw, nakita ng Miss America, baka daw hindi nagpakamatay. Ako, okay din to. Kasi may nag-suicide. May nag-suicide na American National Miss America siya eh. So, hindi natin alam ang klase ng dahilan ang kanyang pag-end ng buhay niya, no? Tumalon siya from the top floor hanggang nakita siyang patay. Suicide. Pero kasi kung nakita daw niya itong breath spray na to, baka nakahinga siya at na-restore pa yung buhay niya. Baka nakahinga siya. Hindi siya pwede depressed. Diba, Miss Albie? Kasi, actually, kung tayo dumadaan sa depression, ma'am, talagang sobrang lahat. Even ako, ma'am, dumadaan ako sa depression kasi yung mother ko. Pero, kapit lang tayo kay God. Kapit lang. So, ayan, napaka-laking importansya na yan eh. Ano ba siya? In what sizes? Malalaki ba siya? Maliliit? Can you describe it to us? Yung ano natin, 60 ml lang po ang breath spray natin. Pero it takes... Napakagal mo gamitin eh. Pang-family. Pwede siya pang-family use talaga. Kasi meron case po kami dito na ang anak niya may kutolisa. Tapos syempre sobrang pati ng ulo ng bata, no? Ini-spray niya sa ulo tapos minamassage niya. So, ang maganda kasi dito, syempre po, organic. So, very simple. Organic? Meron pa pala sa buhok niya, mga insecto, lies, and mga anong makakatidyan. Nako, ang panalo. Nako, ayan, lalo na ngayon summer, we will need that. Ay, yung iba nag-beach na exposed ang mga buhok. Men, biglang makakatidyan. Ako naman, di ba, yung kunyari, mainit ang panahon. Okay. Kasi mainit ang panahon, nainit yung temperatura ng katawan natin. So, para makalama tayo, lalo na parating yung summer, spray mo yan, lagay mo sa kilikili mo,
Tapos sa batok mo, okay, ang lamig ng pakiramdam. So, makibang talaga ang heat stroke. Gusto gusto ng mga politikero yan kasi ayan na panya na sila kaya lagi mo. Yes, so, makarecommend natin ito sa mga ano, yung mga nakasuot na mga mahahabang damit. Yes, mga kapatid natin. Diba? Tapos sila magsuot ng kanilang sutane. Spray nila. Actually, yun nga yung gusto mong marinig din ni Kaali, yung ating host. Ano? Nako, naubos ang ating oras. Pasalamat ka naman mabilis-mabilis kasi next week atin pa rin nating tututukan ang livelihood. Ano? May mga nagtatanong pa paano nga kasi gusto na nilang magka-umpisa. Go ahead and say your message of hope. Okay po. I would like to thank all the SkinTalk users, Real Talk, Real Users, SkinTalk family, sa ating Litchi Dance, kay Aki, Direk Chun Fronda, Direk Ronald Abad, Sir Rom, our Global Marketing Manager, Miss Aileen Gamba from Chicago, USA, and Miss Nita Lori of Osaka, Japan, and Sir JC Garcia of California. Ayan po, napakarami hong nakikinig mo ngayon. At syempre si Jan, ang iyong love of your life. Ang aking my forever. See you again. Thank you so much. I'll see you next week, as always. Thank you, Paul. Thank you, Chairman D. Edgar Cabano. As I always say, keep God first in every area of our life, so He will direct our path. Bye. Si Miss Loli Acosta, Sulo na Bayan sa DWIZ 882.